Nagbabalik po muli ang PIO Hour dito sa radyo na. Bitin pa PIO Hour. Ang PIO Hour dito sa radyo natin. At may maraming salamat. At ngayon nga ay kasama natin si Sir Chris Pabala ng Business Permits and Licensing Office. Sukin natin siya ngayong mga araw na ito kasi laging maraming katanungan ang ating mga masugid na tagapakinig at followers ng Facebook page sa San Jose at ang mga negosyante dito tungkol sa kanilang mga negosyo na hindi pa allowed magbukas pero malapit na raw magbukas sa modified GCQ. Kasi ang expectation natin, 2 weeks ang GCQ and susunod doon, modified GCQ. So bakit may mga rules pa rin na kailangan gawin during the modified general community quarantine? Kasi quarantine pa rin, so kailangan pa rin natin ng mga rules. So ngayon, ipapaliwanag sa atin ni Sir Chris kung ano na ang mga pwedeng negosyo na magbukas or mga karagdagang negosyo na papayagang mag-operate kapag bumaba na ang modified general community quarantine guidelines dito sa ating lungsod. Good morning sa iyo, Chris. Good morning, Sir Jackie. Good morning, Ate. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin po sa PIO Hour. Oras ng mamamayan. Opo, katulad po ng sinabi ni Sir Jackie, opo, tama po yan. May mga establishments na po ng mga pinapayagan ngayon po ng GCQ and as well as pagkat dumating na po ang NGCQ, which is expected po ngayon po June 16. Okay, para po sa ito, ang sa modified Sir Jackie, pinag-interesahan kagabi ng DTI, nung makita ko, halos 100% operational na. Although, yung pong pagdating sa category na kung saan yung mga sa sports activities and other leisure, so medyo limited pa rin yung mga kaibigan natin, mga nasa gyms, ano po? So binanggit dito yung gyms and other sports activities, binigyan na sila ng 50% sa NGCQ. Kaya alam po, nung in-explain nila rito, wala pa rin yung ano yung gym, yung jogging, yung Zumba, pero yung pag ano kasi yung pag-share ng mga equipments yun po kasi ang binabawalan. So ayan, so yung ano, sa bahay na tayo magbuhat-buhat mo tsaka mag-lift ng weights, ano po? So, clarification, Chris, pwede na yung mga Zumba, ganun? Dito, sir, kasi basta meron lang ano, basta yung outdoor sports. So, pwede na mag-Zumba, pero kailangan layo-layo pa rin, layo-layo no? Layo-layo pa rin po yan. Kasi hindi pwede yung maraming activities. Yes po. Yung po ay sa pagaling na po no, sa June 16 po sa modified General Community Quarantine po. And yun po, reminder pa rin po. Para po ngayon po GCQ, para hindi po tayo magkalituan ha. Para po sa mga ano, sa barber shops, ano po? Barber shop, salon, ayan. So meron pa po tayong limitation, although pinayagan po tayo beginning po noong June 7, pero hindi po tayo full blast ha. Hindi po tayo full operational ang ating ano, ang ating activities ng ating pong salon o ng barber shops. Ang sinasabi po ng guidelines po ng DTI, ang ating pong workforce is only limited to 30%. 30%. 30% lang po ng inyong empleyado ang pwedeng pumasok and limited po ang ating pong mga ibibigay na serbisyo sa paggugupit po. Baka po meron na diyan nagpapaspa, nagpapamassage, yun ang pagkakaroon ko nga, even sa barbershop, bawal pa ang ahit eh, talagang strictly lang ano. Gupit, yes. Haircut lang po. So para po sa ating mga kaibigan diyan ng mga barbero, sa ating mga kaibigan nasa salon, please lang po ha. Para po hindi tayo mapenaltihan, alam sa atin na tayo ay kimita at ano at maging safe po. Meron pa rin po tayong minimum health protocol sa pinatutupad po. And as well as mandato pa rin po yan. And of course, dun po sa ano, sa mga bangko, meron po kasi tayong mga natanggap na mga reklamo na ang sabi po kasi lahat daw sila pinapapasok. Pagka po tinignan nyo yung nilabas na bagong revised omnibus guidelines po na nilabas ng DTI, nakalagay po dyan 100% para rin sa mga banko and other financial institutions. Ang kinonfirm ko po sa kanila kasi sa old po kasi 100% din naman. Kaya lang po, meron po kasi yung ano, sinasabi dyan na 50% on-site. Meaning sa opisina, 50% lang ang pwede pumasok na without prejudice po sa work from home and other work arrangements po, alternative work arrangements. So 100 pa rin, pero mandato po na 50% pa lang po tayo sa opisina and yung remaining 50 po, pasyal-pasyal o other arrangements po ng trabaho. Po ang I think na. Sa BDO ganyan eh, 50% sila kasi salitan yung workforce. Yung workforce po nila. Ayun, yes. Po. Siguro yung mga yung kanilang mga empleyado, hindi ko sabi nung ba ito, say, pahinga-pahinga muna, di ba? So, kaya siguro sumusunod naman yung mga malalaking
malalaki yan. Opo. Yes. So sino kayang mga bangko tong nagpapayo po na so reminder na lang po tayo ha po. And of course kapon po since last week ito po yaming ino-operate naman. Yung pong sa dine-in operations kakatapos lang natin last Thursday Sir Jackie ng pakikipagpanayam yes. Para po ma-explain mabuti ito kapon po kasama ako nag-ikot sa Santo Tomas. Ngayon po ang aking mga kasama papuntang Santo Tomas, pabalik po ng Tayabo, Santo Niño Third, Caloocan, Cebu, ikutin po din San Jose. Meron po tayong mandato po ha, bago po tayo makapagpadayin ninyo po yung tinalakay nung pong nakaraan. Meron po mandato, 3 pages po yan, must be complied po before po tayo makapag-accept po ng dining operations. And of course, pagka po sa tingin nyo ay na-comply nyo na po ito, pupunta po kayo sa aming tanggapan para po namin ma-schedule ang inspection at bibigyan po namin kayo ng certificate para po certification namin na-allow na po kayo na mag-dine-in. Ano po, kasama po natin mag-refill o mag-inspect po ang POS, ang sanitation department at ang business permit po. So yan po yung ating mga updates po. Para naman po sa hotels, ito po ha, para po sa ating mga kaibigan, may mga inns, motels, hotels, ano po. Para po sa mga establishment yung ganyan naman po, during MGCQ, so sa June 16 po, operational na po, pwede na. Pero, only those accredited by DOT. So, kung ang inyong pong motel, ang inyong hotel po ay hindi po accredited ng DOT, hindi rin po kayo subject ma-renew o mabigyan ng permit. So, kailangan magpa-accredit muna po kayo. Ngayon, kung kayo po ay accredited, paano po kayo pwede magbukas sa darating na June 16? Kailangan po makakuha kayo ng Certificate of Authority sa DOT para po kayo ay makapag-open ng operational. And kung tayo po ay mag-ooperate naman na sa mga hotel po na DOT accredited and with Certificate of Authority, limited po ang ating operations pa rin po up to 50%. Mm-hmm. Kung ang sabi nga po ni Ma'am Honey kanina ng DTI, kung sa room 1 may naka-check-in, next na room is number 3, room 3 na. Oh, parang gano'n. So parang one room apart naman ang sistema. And of course, yung health protocols ay... hindi ko mag-get yun. Kasi magkalayo naman ang main division naman yun. Parang dikit-dikit na magkakapit pa. Oo, sa restaurant nga, parang one seat apart. So, one seat apart. Opo. Tsaka sa restaurant, sabi nga nila, kung magkasawa kayo nagpunta, pagka kayo ay nag-share ng table, para kayong may LQ kasi may division din sa gitna, mandatory. So, ganun pa mga restaurant, dapat talaga may division sa gitna pag magkaharap ng yes po, kain. Yung po, mandato po, isa po yung sa mga guidelines na ibinigay. And of course, balik po ako sa hotel. Pagka po nag-operate ang ating mga hotel ng 50%, pero gradual increase naman po yan hanggang maging new normal na po tayo. From 50% to 100% magga-gradual increase naman na. And ang mangyayari po dito, yung pong room service siguro, ano lang, yung mga pack lunch po tayo. Sorry. Lunch po is mga naka yung mga pagkain na i-provide ng ano ng hotel. Nakapack na po siya, i-deliver po sa mga kwarto. So ganoon po ang sistema. And yung mga other amenities like yung spa, yung kung meron man siyang swimming pool, hindi pa rin po pwedeng gamitin yung product. Hindi pwede kasi may nabalitaan ako meron daw magbubukas na resort sa Malasin. So bawal pa itong may mga bawal pa rin pool, po, diba? Unleash. Kung mababantayan yun ng ating BPLO at ating mga enforcers kasi kung sa paggamit nga ng quarantine pass, sinihigpitan natin. So marapat lamang naipitan din natin itong mga establishmento na to. Kasi kailangan nga silang mag-comply sa mga guidelines. Opo. Yeah, sa MGCQ pa, wait lang natin. Ayan naman na yan. And bottom line po, darating naman tayo sa new normal. Minimum health protocols lang hihilingin sa ating national government. So antay-antay, huwag mo tayo mag-full blast. And manala po, speaking of full blast, yung sa Karinderia. So naiintindihan po namin na talaga mahirap po ang buhay, kailangan pong kumita. Pero sabi ko nga kay Sir Jackie kanina, kung tayo po ay magpapa-take out lang naman, huwag po kayong mag-alat, hindi humawawala ang inyong kliyente dahil kahit saan po siyang Karinderia lumipat, take out lang din po ang kanyang pwedeng makuhang serbisyo sa susunod na Karinderia. Yes. O pansit kanin, ano po. So sundin nila po natin ito para po ano, makaiwas po tayo kasi under our city ordinance po na ano na may multa. Mayroon po tayong multang 1,000. So tayo ay nagnanais na kumita ng maghapon kung tayo po ay mapapenalty ang pakahapon po, nakaigot po kami. Mayroon nga lang penalty. Meron po tayo binigyan ang mag-issue po kasi ng ticket po kasi ang POS. Yes. So kahapon po nagbigay ko kami ng notice although informed na po sila na pwede po silang mapatawan na ron sa binigay po namin. Pero ang sa amin po, kapag ka po paulit-ulit po talaga yung ginagawa yan, mapapilita po kami mag-resolve sa pagkapasarado po ng establishment. Okay, sir, na-winarning muna. Opo, yun naman po. Opo, kaya po very timely, tamang-tama, mabuti po talaga kasi ang update po talaga ng national government, specifically ang IATF and DTI is
regular po yan. So maganda po yung pagka po ganito, nabibigyan po tayo ng pagkakataon para po maipaalam. Although kasi sabi ko nga, kung hindi mo alam yung batas, hindi ka talagang exempted eh. Yes, because ignorance of the law excuses no one. Yun nga po. So kaya, kahit memorize mo pa yung mga Duralex said legs na yan, na-troll ka. Oh, diba? Kahit sabi hindi. Hindi yun na excuse. Hindi ko kasi alam, hindi ko kasi po pwede yun. Ano po? Kasi pag sinabi na nga lahat ng tao, hindi ko po kasi alam, excuse na lahat. Yes. So hindi ko po pwede yun. Ganun po, ganun Sir Jackie. Yes. Question, Sir Chris, ang mga spa, lagi nagme-message sa atin yan, kailan daw ba sila allowed mag-operate? Ang spa po kasi, ang leisure po kasi hanggang MGCQ, we'll see po ha. Kung sa June 16, hindi kasi physical contact yun, sir. Yun ang hirap. Yes po. Naka-gloves pag sa June. Hindi, tsaka kahit na yung mga services like threading ng eyebrow, nakatutok ka sa mukha ng ano, di ba? So, walang social distancing. Yes, walang social distancing. Yes, po, yung po kasi, tanggapin na natin na yan ang ating new normal. Yun, di ba? Tama po, tama, Sir Jackie. Kasi, kumbaga, yung po kasi for leisure talaga inihuli nila. Yung leisure, and of course, for fitness. Pero hindi naman leisure ang spa, rejuvenation nga siya, relaxation. Di ba, pero wala pang guidance kung kailan sila magbubukas. Sa MGCQ, sir, kasi if I'm not mistaken, di pa rin sila na-mention. Pero sa MGCQ, pero I'll try to review and update ko kayo, sir, kasi ito halos 100% na lahat. So, most likely, pagka po may, sa June 16. Siyempre, next week, pwede ulit naman natin yung bidan si Sir Chris. Opo, sige. Para po, ano, sa... kasi every time may update kasi si Sir Lee. Continuing, opo. Parang pagka nga hindi ka nagbasa. Dati, nung huling last week, hanggang ano lang tayo, resolution number 42. Ngayon, meron ng 43 within less than a week. Ang nakakalito pa dyan, binibigyan din nila minsan yung mga component cities or component LGUs na magpatupad ng sariling safety measures. Diba? Yes sir Jackie, totoo po yun, totoo po yun. And yun po, ako po inanawagin sa ating mga kababayan sa San Jose na tayo po ay sumunod muna. Ano po, magtulong-tulong po tayo, alam po kung mahirap ang buhay, pero hindi naman po ito ginagawa lang ating pamahalaan para tayo ay ipitin. Ito po ay kalaban natin dito, issue pong health po kasi ang ating kalaban dito. Kaya ito po ang ating ina-address, ito po nakikit nilang fit para po ma-address natin, malaban natin ang COVID-19. So, sunod lang po tayo para makaiwas po tayo sa pagpapasarado at penalties pa po na mas makakabigat pa ng ating pong buhay. Okay, mamaya may tanong ako kay Sir Chris. Yes, sir. Yung tungkol sa mga online sellers, paano ba nila dapat gawin ang kanilang negosyo ngayong panahong ito? Kailangan ba nila ng business permit? Pero sasagutin mo yan sa pagbabalik ng PIO Hour. Ikaw ba ay operator o nagmamay-ari ng Reaper? Kung gayon, narito ang ilang paalalang dapat mong malaman. Alinsunod sa ordinansa bilang 14-098, kailangang may parehistro ng mga Reaper operator ang kanilang mga Reaper harvester sa City Agriculture Office at maging sa barangay kung saan sila naninirahan sa halagang 500 piso kada taon. Ang sino mang lalabag sa naturang ordinansa ay papatawan ng karampatang multa. 500 pisong multa sa unang paglabag, 1,000 pisong multa sa pangalawang paglabag, at 5,000 pisong multa sa pangatlo at sa mga susunod pang paglabag. Isang paalala mula sa PIO at pamahalaang lokal ng Lungsod San Jose. Okay, ayan. Meron na ulit audio. Ayan. So, may hanging question tayo kay Sir Chris. Ito yung lagi tinatanong sa atin na hindi namin pinag-usapan ni Gina kanina kasi kailangan ng subject matter expert, ika nga, para sagutin ang tanong na to. Marami nagme-message sa amin, Sir Chris, na paano daw ba sila na paano sila magiging malaya na sa pag-deliver ng mga goods nila kung sila ay mga online sellers. Okay, so ano ba ang guidelines natin dito tungkol sa online selling? Yes, Sir Jackie, magandang tanong po yan. Yan po kasi ang usong-uso ngayon. Sabi ko nga sa palengke, pagka tinig na may naka-online at nagbebenta, parang mas maraming pantindera sa online kaya sa palengke. Ano po? Ang ating pong pagbebenta ng mga gamit o kung ano man pong produkto sa online is negosyo po yan. Tayo po ay kumikita. Ito po ay isang negosyo, legitimate na negosyo po yan na kinakailangan pong kuhaan din natin ng pagkakakalinlan o tinatawag natin business name registration sa DTI. And dapat din po ating kumpuhaan ng ating business permit.
Ano po? Yes. So, business tayo, mayor's permit. Yes po, business license and mayor's permit. So, hindi po tayo exempted. Pero kung managpunta sa amin, siguro naiipit na nga kasi kailangan nage-checkpoint, nage-deliver. Asan po yung inyong ano, business permit? Hindi po kami kailangan mag-business permit dahil online. Hindi po, mali po yun. Basta po tayo ay nagnegosyo, kailangan po tayo na kumuha po ng ang business permit. Negosyo po yan. Ayun po. So, paano po ang ating pong gagawin dyan? Nag-isip na po kami ngayon ng mga paraan kung paano po habulin pa natin para po natin sila kapag-lisensya. Matulungan baka makapag-secure na lisensya. Ano po? So, we're gonna be checking online na rin po. Meron na po tayong mga kasama na nag-check online and nag-a-advise na po na ikuha na, nag-screenshot na po tayo. And pagka po nakuha natin kailang mga addresses online, papadala na rin po kayo ng mga demand letters. Para po, kasi kailangan nyo rin po yan. Halimbawa po, si kliyente naganap po ng resibo. Sa inyo po bimili. E tindahan din po kayo. Only electronic lang talaga yung sistema ng pag-ibenta. E-commerce. Opo, yeah. E-commerce tayo. And sobrang laki po ng market sa ano eh. As low as 20 pesos may mabili ka online. As high as daang libo. Alam mo, yes, may mga bagay na daang libo rin lo. You can buy online. Alam mo, yes, yung mga bags. Delicious. Alam mo, yung mga sikat na mga luxury bag seller na mga sa tawag dito sa Manila, may mga business permits and registrations. Pero online, sir, ang kanilang mode, ang mode ng pagbebenta. Yun po. So, kailangan po tayong kumuha. Ano po? Pag nag-require sa inyo si tax, si client ng resibo, paano ang gagawin nyo? Manghihiram kayo ng resibo sa iba. So, dapat meron kayong DTI business permit at naka-BIR din kayo. Legitimo. Diba? Para magandang i-promote yan, legitimo kayo. Kasi naman, isa pa namin kayong papadlan demand letter, mas gusto nyo pagbubunong ganun. So, i-registro nyo na po yan dahil sabi nga ni Sir Jackie, new normal. So, magtatagal yan. Mabubuhay yung business nyo na yan online. So, i-registro na natin. Actually, kapag may mga ganitong crisis or pandemic, no, maraming nabubuhay na negosyo. Kasi may mga namamatay na negosyo. At yun yung, let's face it, diba? It's a sad fact na may mga negosyo na it's a suffer. Pero from that, meron ding mga business opportunities na nag-o-open. So, ito yung pagkakataon natin ngayon. Samantalahin natin. Kasi, like ako, men, I would be more comfortable shopping online, diba? Buying things online. Kasi pupunta pa ako sa mall na pipilahin na nga ako, mukha ko pang tanga na dito daw sa SM, sa Kabanatuan. Pag dumaan ka ng isang ganon, hindi ka po pwedeng basta babalik. May paikot na meron ganyan. Ano? Meron silang pass. May ganon. Halimbawa, galing ka ng Krispy Kreme, dumaan ka doon, pupunta ka doon sa may bandang may mga roots. Chowky. May mga roots. May ruta. Oh, hindi po, ay, nakalimutan sa Krispy Kreme babalik. No, gaganon ka. Parang hindi po pwedeng basta yung highway, sir. May mga one-way na pala sa loob ng mga malls. May mga ganon. Okay. So, marami rin nadi-discourage na magpunta or maglibot kung talagang hindi essential yung gagawin nila. So, ito yung pagkakataon natin no, bilang mga online sellers. I-register natin ng tama yung mga negosyo natin para level up, kumbaga nga. Anyways, open naman yung office nyo and yung DTI lagi, sir, di ba? Yes, opo. DTI po sa Autop yun. Yes, po. And in-encourage ko na rin kasi since bawal nga lumabas yung 20 years old and below, 60 and above, yung may mga sakit, ang DTI po, online. Subukan na po namin yan, makapag-online through GCash, ang bilis. Kaya biprint mo, meron ka pang permanent copy o e-copy ng DTI mo. Pag nawala yung, pwede mo siyang i-reprint. Original ulit siya. Unlike kung, hindi ko minamasama na mag-walk-in kayo, no? Kasi pag nawala yung certification na ibibigay sa DTI, eh. Hindi na pwede yung original copy. So kung nag-online kayo, GCash payment, within 10 minutes time, kaya mong ma-release yung DTI mo. So, go through. Kasi makikita mo naman, sir, yung name, business name. Kapag taken na, hindi mo na siya mare-register, di ba? Yes po, yes. Ito, napaka-convenient. Sabi ko nga, ito na yung new normal. So, mas maganda yun, marami na kasi yung limitations kasi ng mga tao na pwede lumabas. And even yung mga malls kasi ganun na rin, sir, di ba? Yes. Kumbaga, yung 50% lang ng kanilang market na tao pwede pumasok kasi pentime blue and yellow. Sa bumili niya, sinati niya ng LGU eh. Yung po pwedeng lumabas. So, yung kanilang market. Kaya ngayon, ang mga malaking establishments, even malaking grocers, nakikipag-tie up na yan. Yes. Nakikipag-tie up na sa mga logistics service para lang, ma-accommodate o ma-fill up pa nila yung gap nung hanahati yung kanilang mga customers sa loob ng kanilang establishmento. Yes. Okay. Maraming salamat sa mga impormasyong ibinahagi mo, Sir Chris. Baka may mga gusto kong batiin bago ka magpaalam. Oh, yes, Sir Jackie. Ito, may mga nagpabati sa akin. Si MaxiCash Lending Corporation, Sir Lawyer Eligado, si Graphicam, Sir Deo, and of course, si Fast Break, mga kaibigan po yung may-ari niyan, si Kuya Glenn, si Kuya William, si Sir Eric. Ayun na pa sila. So, ayun po. Sabi nga, new normal, stay home lang po kayo.
lahat po ipa-deliver nyo lang. Check nyo lang po yung website ng ano ng Fast Break Logistics. And of course, para sa BPLO family, si Ate Leia, si Ate Gisela, si Dulce, si G, si Joel, si Randy, si Bandol, si Pani, si Levi, si Karen, si Carla, si Christian, si Kapo, si Levi, tsaka si Kuya Oji. And ayun po, Sir Jackie. Ayan, may listahan. Maraming salamat sa iyo, Chris, at magbabalik.